Good morning guys. So ngayon mag-unbox tayo ng binili kong portable sprayer. So ang binayaran ko dito is 2,134. Included na doon ang shipping fee. Binili ko to primarily para pandilig doon sa gubat dahil hindi po maganda ang daloy ng tubig doon. Very limited lang ang time kasi mataas yung lugar, hindi makaakyat yung tubig. So ang ginagawa namin, nag-iipon lang kami sa drum ng tubig and then iniiwanan lang namin sa gabi na bukas yung grifo para sa magdamag, halimbawa man kung magkaroon ng tubig, makaipon sa drum. Eh syempre malalayo yung distansya ng dinidiligan namin. So I think this would be helpful for me sa pagdidilig. And at the same time, nagdidilig din kasi kami ng lason sa para sa ano, mga damo, herbicide. So magagamit din namin 'to para mas madali kasi manual lang yung ginawa namin, nag-improvise lang kami ng bote ng 1.5 na soft drinks, binutasan lang ang ilalim tapos manually ganun ang ginagawa namin. Nagdidilig ng herbicide. So ngayon I think ito mas makakatulong, mapabilis at mas mapadami ang aming nadidiligan ng herbicide. So ayan siya, lithium battery cleaning machine. Wow, nice, meron siyang lalagyan. Wow, nice. So ngayon, ito siya. Ito yung sasubmerge mo or ilulubog mo dun sa tubig. So maganda siya kasi meron siyang screen. At least kung mayroong mga malalaking particles or maliliit na particles doon sa drum namin, masasala hindi magpa-pass-through doon sa hose. Kasi kung magpa-pass-through siya sa hose, syempre magpa-clog ito. So ito, may kasama siyang hose. I think sa description, ang nakalagay dito is 5 meters ito. Ito yung battery. Ganun parang. Yun. So, ang meron dong dalawang option sa battery. 15,000 mAh at 7,500 mAh. Base doon sa review na mga nabasa ko, yung 7,500 mAh ay tumatagal ng 30 minutes. So, ang binili ko ay itong 15,000 mAh. So, we will see kung gaano nga ba ito magtatagal. Ilang minutes na gamitan. And then, itatry namin ito ngayon. Pero hindi ko alam kung ito ba ay fully charged. Basta itatry lang muna natin. Then, after malobat, itcha-charge ko siya ulit. Then, ito yung charger. Filter. Meron siyang towel. Ito yung hose na pangkabit dito. Tapos, try natin ha. So, may kasama naman siyang instruction. Yung dilaw, ikakabit sa hose. Tapos ito, ikakabit dito. Dulo ng hose. So, itong dalawang ito ay pangkabit dito sa dulo para magkaiba sila ng nozzle ng ilalabas na type of spray. Yan siya, hila lang. Madali lang ikabit. Yan. Okay? Tapos, itong gamitin natin ngayon yung pula. Tapos, ito ikakabit natin dito. Tapos, ito naman ay dito sa, isasubmerge natin sa tubig. Okay, try na natin. So, habang nagfi-fill in ng tubig ang ating hose,
Please don't forget to click the subscribe button at ang notification bell and click niyo yung all para ma-notify ka pag may bago akong upload na video. So ito yung red nacelle. Solid na tubig ang kanyang inilalabas. So palitan natin ngayon ang nacelle para makita natin kung anong pagkakaiba ng red at saka white. So ito yung white, medyo kalat yung kanyang inilalabas na water. Yung kanina medyo solid, so ito scattered ang kanyang inilalabas. O, diba mas maganda siya kaysa mag-igib-igib ka ng tubig? For your information nga po pala, mas lumakas pa po ang pressure na lumalabas dito sa ating portable wireless sprayer. Hindi ko po masabi kung dahil ba pinutol ko ang length ng hose, ginawa kong around 2 to 3, or dahil nag-warm up pa lang siya. To give you an idea, nung tinapat ko po siya sa frog grass na nakatanim sa bakuran namin, kaya niyang i-uproot or matanggal sa pagkakatanim ang aking frog grass. So, ganun po kalakas ang pressure niya. So, all in all, ang rating po ng product nito sa akin ay 5 over 5 kasi napaka lakas ng pressure niya. Ang downside lang po niya para sa akin ay medyo nakakangalay siya. So that's all for this video. Please don't forget to click the subscribe button at ang notification bell and click mo yung all para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Thank you for watching. Bye-bye!